ating pag-usapan, mga minamahal kong kababayan, mga ginigili kong pasyente, kung ano ang 10 rason kung bakit po taas at baba ang ating presyon. Ating alamin sa video ito, pero huwag niyong kalimutan mag-follow, like, and share sa aming Facebook page na Payo ni Doc and Ravito. At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel na Doc Vito and press the bell button to have more updates sa aming mga health tips. At ang payong ito ay hatid sa inyo ni Dr. at Dr. Ravito, ang inyong Mindoreñong manggagamot. Mapagpalang araw po sa ating mga minamahal na kababayan, mga ginigilig kong pasyente. It's Dr. Vito niyo po ang inyong Mindoreñong manggagamot at ang inyong Mindoreñong doktor. At pag-uusapan po natin ang 10 rason kung bakit po taas at baba ang ating presyon. Alam ko pong marami sa ating mga kababayan nagtataka kung bakit po taas baba ang kanilang presyon. At sila po ay umiinom po ng kanilang mga maintenance. So ating pag-usapan niya na maaaring makatulong po sa inyo para may makaiwas po tayo sa gantong sitwasyon. Number one tip kasi natin is because ng white coat syndrome. Ito po yung 20% ng population na meron po silang high blood. Ito po yung individual na meron po natatrabaho po sila sa kanilang mga opisina, sa kanilang mga negosyo. Ito po yung mga stress-related condition na tumataas po ang presyon kapag po sila ay nasa opisina dahil marami po silang iniisip. So, ang pinaka-advice po natin is magkaroon po kayo ng home monitoring ng inyong presyon at huwag niyong kalimutang uminom ng inyong gamot bago po kayo magtrabaho sa inyong opisina. Okay, so next tip natin is because ito ng mask hypertension. Marami tayong napapansing mga kababayan po natin na tumataas ang kanilang presyon kapag po sila nasa clinic. At yung iba naman, kung kailan po nagpapakonsulta, doon naman po nagnonormal ang kanilang mga presyon. Ito po kasi yung ating napag-iisipan po na minsan nakala natin parang simple lamang, pero napaka-delikado po. Dahil ito po may mga kaakibat po ng mga iba't ibang komplikasyon. Pwede po tayo atakihin sa puso at magka-stroke. So, mas maganda kung tayo po ay nag-uugali na magkaroon ng maintenance na gamot at the same time, maging mapanuri tayo sa pagsukat ng ating presyon. Next tip natin is yung time of the day. May mga ilang individual din po na tinatawag natin na tumataas ang presyon kung kailan po lumalamig or umiinit. Pero sa isang research po, sabi po nila is mas tumataas po ang ating presyon kapag lumalamig dahil ito po isa sa mga rason pag malamig, nagbabasoconstrict o sumisikip po ang ating mga ugat na nauuwi po sa pagtataas ng ating presyon, mga kaibigan. So ito po yung ating yung napaka-importante po ng weather changes kapag papalit-palit po ang ating panahon. Minsan bagyo, minsan amihan, minsan tag-init po. So isa yun sa mga factor kung bakit tumataas ang ating presyon na hindi po rin inaasahan. Next tip natin is yung stress. Kapag tayo po ay na-stress, mga kaibigan, minsan po relax na relax tayo, normal ang ating BP. Example po ng stress is kapag tayo nagagalit, nalulungkot po tayo, tayo ay napasigaw, meron tayong mga isip na problema, lalong-lalo na kung ito po ba ay abo sa trabaho, personal na problema. At the same time, kung ito naman po is gawa po ng ating mga karamdamang nararamdaman na hindi po na nagagamot ng ating mga doktor dahil wala po tayong konsulta. Next natin is yung over-the-counter medication. May mga gamot po pala na sanhi din po ng taas-baba ng ating presyon. Normal po kayo, nagkaroon kayo ng sipon, pag inom nyo po, na hindi naman po angkop sa inyo, tumaas po ang ating presyon. Ang ating mga example po dito, yung mga decongestants, yung mga gamot sa sipon. May mga example gaya ng pseudoephedrine, nafazoline, oxymetazoline, mga pseudoephedrine at yung ephedrine po. So ito po yung ating mga gamot na kailangan po natin bantayan. Na kailangan malaman ng ating mga doktor po na sabihin nyo po na kayo uminom ng gantong gamot kaya po nagpa-fluctuate ang inyong BP. Next tip natin is yung exercise, yung ejercicio. Normal lang naman po magkaroon tayo ng ejercicio at least 30 minutes. Maganda po yan sa ating katawan. Pero kasi may mga exercise po na talaga nakakataas ng BP. For example, yung ating mga weightlifting, yung mga pagbubuhat po natin. So ang advice po natin sa mga nag-exercise para po maiwasan po pagtaas ng BP o pagbilang pagbaba, number one is dapat nasa right form ang ating pag-ehersisyo. Tamang paghawak, tamang steps, tamang method. Next is, wag po natin i-hold ang ating, pigilin ang ating paghinga kapag po tayo ay nag-exercise during extraction, kapag tayo nagbuhat, kapag po tayo ay may pinasan. Next is, mag-focus po tayo sa mga repetitions ng mga lightweight exercises. Huwag po natin pwasahin ang ating katawan, mga kaibigan, dahil nakakasama po ito sa ating presyon. Ugaliin lang naman natin yung mga lightweight na bagay na ating bubuhatin
at least mga magkaroon tayo ng repetitions yung kailan po ng ating katawan. Tapos syempre po napaka-importante po ng active lifestyle pa rin po. Dapat hindi tayo sedentary para po lumakas ang stamina ng ating mga katawan. Ang ating next tip kaibigan is yung full bladder. Kapag po punong-puno ang ating pantog, yan pala kapatid, pag punong-puno ang ating pantog, ito po pala nakakataas din po ng presyon ng ating mga nasusukat. For example po, akala nyo 120 over 80. Pag punong-puno ang pantog, pwede po yung mag-130s at mag-140s. So make sure po kapag tayo magpapa-BP po, hindi po puno din ang ating pantog dahil ito po ay nakaka-cause ng alteration sa ating presyon. Next tip natin is yung mga foods containing tyramine. Ito po yung mga gamot po natin na ating mga ininom na nagkakos lang po ng temporary spike. So ito po yung mga example na kailangan pong iwasan natin ha. Yung mga strong or aged cheese. Yung mga aged na cheese po natin. Beer, yung mga serbesa. Mga cured and processed meats. At next natin yung mga spoiled foods. May mga effects din po tayo yung tyramine sa mga blood pressure na hindi po natin naiiwasan. Sa mga pasyente po umiinom po ng mga pang-antidepressions, yung mga MAOI inhibitors. For example, yung mga isocarboxacid, phenylzine, mga selegiline, and trancyclopramine. So ito po yung mga gamot po na nakakataas ng temporary, pansamantala lamang po sa mga pasyente umiinom po ng gamot sa hypertension. Ito yung ating last tip, yung caffeine. Yung caffeine po kasi is talaga nagkakos lang po ng temporary na pagtaas pero dramatic po yung changes po niya. May mga research po kasi na nagsasabi na hindi po nila malaman kung anong rason. Pero may mga babanggitin po akong mga ibang research na sinasabi po nila ganito yung kanyang effect. Kasi po ang caffeine, pwede po siya mag-block ng hormone na nagkakos ng widening po ng ating mga arteries. So minsan po, pag pwedeng tumaas, pwede po magbaba po ang ating BP. At isang theory naman po nila is ito po nag-i-increase ng adrenaline. So kaya po nagtataas ang ating BP. So sa mga minamahal kong kaibigan, ito po yung mga 10 rason na mga common na maaari po makatulong po sa inyo para maunawaan nyo po kung bakit po taas baba ang inyong presyon at nawa po yung ma-apply nyo po ito sa inyong mga buhay, sa inyong mga inyong mga gamot at ma-share nyo po sa ating mga minamahal na kababayan. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.